guys, welcome back sa ating channel. So ngayon, may gagawin tayo. Gagawa tayo ng Christmas decor na kung saan gamit yung recyclable materials. Galing to sa lumang Christmas tree. Pero para magamit pa natin, huwag natin siya itapon. Recycle natin siya. So, materials. So, tara na guys, let's get started! Ayan ating materials. Yung poinsettia sa Christmas tree na tinagalo. Nakita niyo guys yung mga ano na. Kasi nga, pinilog na ni ate ito yung mga sanga-sanga ng Christmas tree. Okay, guys. So, yung patos ni Santa. Yung si Santa. Isang Santa sa ito. Ilang sapatos na. Naging Cinderella. Yun lang yung isang sapatos niya. Tapos yung ribbon. Kasi na yung Christmas tree. So, i-recycle natin siya. Sa hindi ko itapon. So, ito na. Binigod na ni ate. Yung mga wire-wire ko. Ito siya. Kasi i-assemble na natin siya. Gagawa tayo ng malaking ribbon sa lace. Kaya rin na, ikabit natin siya. So, tingnan nyo guys yung dulo, nagbibrittle na sa kalumaan. Ikabit natin siya dyan sa may center sa baba. Yan yan. Nakabit siya dyan. Tapos yung remaining na lace, iikutan natin yung remaining na lace sa bilog para magkakaroon din siya ng decoration. Yung design. Mahaba tong lace na to eh. Actually, pinutol na. Para hindi mahirap magpaano ihilain pa bilog po. Ikot sa bilog, hindi siya mahirap. At ikot lang natin. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Charot na. Tatapon na sana ni ate itong ano yan, lumang Christmas tree niya. Kasi sira-sira na. Kaya naisipan lang na gawin ano ba, i-recycle. Kagawa ng isang decoration, Christmas decoration isasabit sa may pintuan. Hindi ko sure kung magiging success to kung ano yung magiging itsura nito mamaya. Ayan, ano yung malaking ribbon. Tapos alam nyo yung parang may dilaw, yun daw yung magiging serve na parang kandila. Ayan, ay sobrang haba eh, kaya ikot lang natin guys. Ayan, nagkabulbul na. Ayan. Ikot-ikot lang, ikot-ikot. Ayan, ikot lang guys. Hindi ko na na-videohan kung paano ni ate binilog yung ano yung sanga ng Christmas Day. Kasi, ang tagal-tagal mayari kanina. Kasi nakailang ulit pa. Kaya, yun na lang. O, nagkabulbul na yung lace. Kaya, hindi ko na na-videohan. Sa, sira-sira na itong ano yung Christmas Day. Ayan na, tada! Pero, hindi pa siya yari, guys. Lagyan pa siya natin na. Yung mga sila-silang flowers. O, tingnan nyo din ang mga flower niya, o. Mga dumi-dumi pa. Mga alikabot pa, eh. Ayan. Ayan na, may paan na. Malapit na siya. Gupitin natin yung, ano, yung natirang ribbon. Para magkaroon siya ng, ano. Ayan. Tapos yung sa remaining na ribbon, guys. Ah, sa remaining na lace pala. Gagawa tayo ng maliliit na ribbon. Para i-design din dyan sa bilog. Ayan, o. Nakailang ribbon yung sa lace. Ayan. Tapos iikot na natin siya ulit dyan sa may green na bilog. Ayan. Itawag dyan eh kung anong klase decoration. Pero nakalimutan ko kung anong tawag dyan. Basta bilog, ganun. Christmas decoration, ganun. Pahirapan pa ito eh. Nagkabulbul na kasi. Ayan. Ayan. Gawa tayo ng ribbon. Kasi mahaba ito, kaya damihan natin yung ribbon. Tagal tumayo rin. Ang dam. Sariling sikat tayo nito kasi walang taga-hawak ng cellphone. Walang taga-video pa. Kaya kanya hindi ko siya ma-focus. Ayan. Tingitin yan. Ikot lang, ikot, ikot lang, ikot, ikot. Tagal mayari. Tapos magayari na sa kabila din naman. Ipantay lang kung ilang ribbon yung sa kabila. Dapat sa kabila ganun din. Baka tayo maliit na ribbon sa lace. Tapos ikot natin siya ulit. Sana maganda yung kinalabasan nito.
maganda sana pag ano, ibang color naman yung lace, kaso wala na eh. Yan ang talaga yung nakita ko dun sa may ano, sa may pinaglalagyan niya na itatapon niya na sana. Tapos yung isang malaking ribbon, lagyan natin siya sa taas, dun din sa center. So, itali lang natin siya para hindi siya matanggal. Itali lang natin siya guys para siguradong sayong-sayo na siya. Itali lang natin siya. Itali lang natin siya. Tapos lagyan na natin siya ng bulaklak para dagdag sa decoration. Maganda siyang tingnan. Ayan siya. Ayan, tayo na natin. Ayan mo yung bulaklak ng dumi. Tapos yun. Yun yung mga lahat ng materials na ito guys. Galing sa lumang Christmas tree ni ate. Isira na ba? Pwede natin, kabitan pa natin siya ng maraming bulaklak para mas magandang tingnan. Ayan, mas maganda yung may silver na prinsipya. Magkabit na natin. Yun. Sana guys makaano to sa inyo, makapagbigay idea ba sa mga silang Christmas din yun na huwag nyo siyang itapon. Pwede nyo siyang gawin ganito para may Christmas decoration pa din kayo kahit sira na yung Christmas tree nyo. Yun, maganda sana to pag may mga balls eh, kaso wala, hindi ko nakita yung mga Christmas balls ni ate si Santa o wala pa yung isang sapatos na naging ala Cinderella. Mas maganda sana pong balls ilagay dyan sa may center sa baba. Dyan pa sa baba. Kaso wala siyang ano, Christmas balls. Ay, natanggal pa. Tanggal pa yung wire niya. Pabebe din itong bulaklak na ito eh. Palitan na lang natin. Natanang ang luma kasi nagsitanggalan na yung mga wires. Ayan. Siguro sa bandang baba, palitan natin yung bulaklak na ano. Yung pula gawing dilaw ba? Mas maganda siguro, no? Ayan. Yung pulang bulaklak na wala, yung gitna niya. Kaya lagyan na lang natin ng ibang kulay. Ibang, ito na ito, accessories. Tada! Palitan natin ang dilaw para mas malaki, mas maganda. Unod, tanggal na talaga yung wire. Yan, tagal mayari, kaya pala mahal yung mga Christmas decors kasi it takes time bago matapos. Charot, it takes time. Made with love to eh, kahit recycled lang siya. At sana guys, makakapagbigay idea to sa inyo yung ganito. Ganito yung gawin nyo sa sirang Christmas din nyo, huwag nyo siyang itapon, i-recycled nyo siya. So, thank you for watching guys. Sana makapagbigay idea to sa inyo. Hope you enjoy. Ikakabit na natin. Eto na siya. Tada! Lagyan natin yung dalawang Santa. Thank you for watching guys. Bye bye.